Alright guys, may panibago na naman tayong DIY ngayon. So, ngayon, lilinisin ko tong aking carburetor. Ito ay carburetor ng 2E. Yan. Original Aisin pa yan. Kapag nakakaramdam kayo ng rough idle or high idle, yung mataas yung minor, or sinisinok, yan, signs yan na marumi ng ating karburador. Ang mga gagamitin nating tools para sa DIY na to ay itong Phillips screwdriver, yan, long nose pliers, 12mm socket, flat screwdriver, at saka itong 8mm socket. Ayan. So, ang una nating gagawin guys is kailangan natin tanggalin itong arm para sa ating plunger. Okay, so para matanggal yan, need natin itong 12mm socket. Ayan. So, once matanggal na natin, pwede na nating tanggalin yung mga springs niya. Ayan. Ito, unahin natin tong return spring para sa secondary throttle bulb to eh. Ito naman para sa main throttle bulb. Once matanggal nyo na yung mga spring guys, ayan, need nyo rin tanggalin yung mga arm dito. May parang ganito yan nyo. Ayan. Ganyan. Nakakabit siya dito, tapos may pinagkakabitan yan siya dito. Kaso yung sa akin kasi hindi ko na mapakita dahil tinanggal ko na rin dahil hindi naman kompleto yung vacuum ko. Hindi rin siya gumagana. Once matanggal nyo na guys yung mga return spring, yung arm ng mga vacuum actuators natin, tapos itong arm ng ating plunger, pwede na nating makuha yung air horn. So sa pagtanggal ng air horn, meron lang yung 7 screw. Yan. Sa iba, ano pa yan, yung need ng Phillips screwdriver, pero sa akin kasi pinalitan ko na, flathead na siya. So, yan. So once matanggal na natin guys, itatabi lang natin to. Pwede nyong tanggalin yung vacuum. Yan. Yan, tabi lang natin to. Pwede na natin makuha yung air horn. Yan. Ingatan nyo na hindi magalaw itong floater. So pag natanggal nyo na yung air horn, may natira pa yung gasolina sa ano, sa chamber, sa float chamber. Make sure rin na pagtanggal nyo ng air horn guys ha, hindi nyo itataob to ng basta-basta kasi meron yung ano dito eh. Yan o. One way valve yan. May bola yan sa loob. Yan o. So ito yung pinaka stopper niya. Tinutulak yan ng pagka may pressure na maangat-angat yan. Ito yung bola. Yan. So babad nyo lang yan. Then kapag ito na, tanggalin nyo yung spring. Yan. Oops. Then pwede nyo nang tanggalin tong mga Venturi.
So, kada Venturi guys, tig-dalawang scroll lang yan. Luwagan nyo lang, tas matak nyo yan. Then yung sa power jet nyo, ito. May jet yan. Pagka nakuha niyan, hindi ko na siguro tatanggalin yung sa akin kasi wala akong screw niyan eh. Pero subukan natin. Ayan. Ayan yung power jet natin. So ang sukat ng power jet ko is 100. Ayan. Nakikita nyo. So basically guys, gumagana lang to kapag nagkaka-load lang yung engine. Pagka kulang sa gasolina, magpipresto para dumalo yung gasolina dyan. Palabas dito, diretso sa intake manifold natin. Ayan. So after nyong maano to guys, pwede nyo rin gusto nyo tanggalin nyo, pero ako bubugahan ko na lang to ng compressor. After nyong matanggal lahat yan, yan, pwede nyo rin to tanggalin. Ito sa akin, naka-purge na yan. 12mm lang to guys. Yung sa akin hindi kasha, kaya gamitan ko na lang ng plies. Yan. Hindi na rin naman gumagana, kaya pinlice ko na lang. Yan. So kung may ganito pa kayo, make sure na gumagana pa siya. Bali, itest nyo lang sa positive, negative. Dapat nagko-close open yan. Or may maririnig kayo nagki-click. Bali, ano kasi to, idle solenoid valve. Siya yung nagsisilbing stopper. Siya yung nagsisilbing harang kapag enough nyo na yung ano nyo, enough nyo na sa susi, hinatak nyo na yung susi, magko-close na to, so hindi na makakapasok yung gasolina sa chamber, ay sa intake manifold nyo. After nyong matanggal yun, tatanggalin natin to. Ano yan, secondary throttle valve actuator yan. Bali, once humigop ng vacuum, hahatak ngayon to. Once sumatak yan guys, dun ngayon magbubukas tong inyong valve. Yan o. Yan. Halimbawa, yan, full throttle kayo. Hahatak ngayon to. Yan o, kita nyo to. Yan, diba, sarado, naka full throttle. Ngayon, bubukas yan. Yan. Para hindi magkulang sa hangin yung inyong makina, hindi kayo mabitin. Para matesting to, try nyo lang itong tanggalin nyo, tapos sigupin nyo. Then takpan nyo, dapat mag-i-stack siyang nakaganyan, nakapasok. So, ito yung sinasabi kong parang lock kanina na sa mga arm niya. Ayan. Tanggalin nyo lang rin yan, tapos huwag nyo wawalain kasi sobrang nipis niyan. Ayan o. Tapos mabubunot nyo yan. Ayan. Once matanggal nyo na yun guys, pwede na natin tanggalin tong middle part ng carburetor. Ano yung pangalan? Ito. Yan. Ito lang. 8mm sa ito. Yan. Yung kalak yan. Once maluwagan nyo na yun, luwagan nyo rin yung sa ilalim. Meron din yan dalawa. Flat screw yan. So guys, ano pala, yung isang screw dyan may butas, you know,
Yung isa plain lang. Alright, so once matanggal na natin yun guys, yung apat na screw, isa dito, dalawa dito sa ilalim, tatanggal na natin yan. Yan. I recommend na tanggalin na rin natin to para ma-check natin yung play ng butterfly. 10mm siya. So gagamitan ko na lang ng pliers. So may spring din yan guys, medyo mataas ang tension yan, so ingat lang. Tsaka sa akin matalim oh, pag pumitik yan gasgas talaga sa akin yan. So tatanggalin rin natin yan. Yan, yan rin natin makuha. Sa akin di sa alas din siya, yan lang lang. So, ingatan nyo na hindi mawala to. Yan yung nagsisilbi niyang washer yan eh. Para smooth yung pagka galaw-galaw niya sa shaft.